Sa'kin naman, ate, kasi hirap sa buhay. Sobrang paghihirap na po namin ilang taon na sa'yo mahiling yun. Tulad ko po, tapos hindi ka rin makapagsalip. Mara, kailangan po tumakbo kayo para po mabago ang Batang Maynila. Kung sakaling po manalo pa yung huwag niyo po kami pababayaan. Kami po sa lahat. Gusto namin, Mayor, dahil gusto namin ang pagbabago sa Maynila. Ayan, kilala niyo po ba si Miss Mara Tamulis? Yes! Kilala! Sa East Pantakan. Kung sakaling tatakbo in any position si Miss Mara Tamulis, ano po ang gusto niyong takbo niya? Mayor! Doon siya bagay! Bakit po mayor? Si Ma'am Pinky mo na. Kasi yung kailangan namin for mayor, nasa kanya na lahat eh. So, siguro naman alam ng bayan kung ano yung mga yun. Hindi ko na kailangan i-mention isa-isa. Isa lang po. Isa lang. Unang-una, mahal na mahal niya yung mga senior. Yes. Yun. Yun ang number one. Si Ate Neri. Okay. Si Mamara Tamandong ay tunay na lumamalasakit sa mga senior citizens. Siya rin ay isang matapang, mabait, madaling lapitan at talagang ramdam niya kung ano mga pangangailangan ng mga seniors citizen, lalo na yung mga may hirap at mga kabataan. Kaya, Mamara Tamandong for mayor. Ito na, Nay. Mara Tamandong for mayor. Yan po sana ang hihilingin namin para mas madaling lapitan. Kasi nakikita po namin ang malasakit niya sa mga senior citizen. Yes. Mabuhay po. Ikaw ding mayor si... Mara. Si Mara. Para mabago naman po yung takbo ng Maynila. Okay. Si Madam. Alam po namin na isa siyang totoong tao, madaling lapitan at ano, totoo yung alam namin na tulong na ginagawa niya sa mga tao. Kaya, for mayor po, sana. Para sa ano, makatingin lahat ng ayuda. Para sa senior, lalo na ako, nanay ko po siya. Meron naman din po, kaya lang, syempre para patas lahat. Yun lang po, for mayor, Mamara. Mamara. Kayang-kaya po. Dito po sa District 6, Mara for mayor. For mayor. Nang Maynila. Mara! 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 Gusto niyo tumakbo si Miss Mara Tamandong as a mayor? Para magkaroon ng pagbabago. Si ma'am, sa tingin mo bakit gusto niyo tumakbo as a mayor? Maayos siya magdala ng tao. Meron siyang ano dito sa mahihirap. Ay malasakit siya. Ay malasakit sa mahihirap. Bilang isang senior citizen advocate, ano po ang masasabi niyo sa malasakit? Mabilis na actually maparap. Napakaganda po. At saka siya ay matulungin. Tulungin sa mahihirap. Maayos siya magpalakad ng mga tao. Yung mga senior. At saka yun, lalong-lalong sa senior. So, bakit po mayor? Bakit hindi yung ibang posisyon? Bakit mayor ang gusto nyo? Siya ang ano gusto namin maging mayor. Bakit po, Nay? Mabait, matulungin, lalo na sa mahihirap. Ayun, Nay, bakit po si Mamara? Kung may pagbabago, malay natin kung ano mangyayari sa susunod na pagpuko niya. Ganun po, baka gusto namin para malabagoy namin. Kasi sa ngayon parang wala namang nangyayari sa sa mga nakaupo. Yung ordinary yung tao na si Mamara Tamandong, parang siya yung yumayapos lahat ng problema ng mamamayan. Dapat, anong ginagawa ng mga nakaupo na yan? Kaya dapat lang silang palitan. Okay. Nanay. Ikaw, Nay. Ano naman bakit ang... po si Mamara? Ayan. At saka para yung mga taong nangangailangan, kailangan mabago din na may taong mas maayos ang magdala ng mapamalakad. Dito sa District 5, gusto namin maging mayor ay si Mamara Tamandong. Magandang gabi po sa inyo. Opo, kilala po namin. Paano niyo po siya nakilala? Dahil po sa mga programa ang ipinababa niya. Wow. Anong distrito po kayo? One. So,
So, so yan, kung tatanungin po kayo, ano po yung position para kay Miss Mara Tamundo? Sa akin po, ano, para mabago naman ang ano pagpapalakad dito sa ating sa Maynila. Kasi ang iba naman po, ganit, hindi naman po tinutupad yung ano po, mga pangako na dapat baguhin or ipakita para sa kaayusan ng Manila. So, ano kasi mo natakuin niya mo sa kasatakin? Mayor. Mayor. Ayan. 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 Para mabago naman yung ano namin, kasi ako driver lang ako ng tuktok, lagi kaming nauhuli, lagi nahata ako punta ng City Hall, eh yung kita namin, kakapiranggot lang, eh, babayad sa kanila. Eh, yun lang. Yung maging tapat lang po pagkakulan. Mayor na nagaya nila itong maram-maram na mundo kasi maganda na may mga nagawa lang sa mundo. Sorry. Kakawad, kakawad. Sa akin naman, ang gusto kong mapago yung mga anak buhay para sa kanya tulad sa amin, mga nagsasign ka lang. Sana naman, pamilya kami na magandang ano, hindi yung puro maya-maya huli. Kailangan huli eh. Wala nang mga binikita ang mga taong sa doon yung mga nagsasay ka. Sumikpit po ba? Sumikpit po ba ngayon? Sumikpit po. Mga naman masaya dito sa, ano, sa amin, nawawala na po yung mga ano dahil maya-maya huli. Ano po ito, Jeep? Mga bicycle o mga ganyan. Na so, halimbawa po, bakit po kayo nahuhuli? Ano po yung mga violation nila? Ano po, yung parang dumurekto, ayaw nilang paikutan, ayaw nilang paano ang gusto nila, kailangan, iikot ka lang, hindi kami yung standby. Eh, wala namang pasayerong makukuha pag gano'n, eh, kailangan, stay ka muna, para may mga makuha kang ano. Wala eh, pang mga wala terminal, wala? Wala kayong mga terminal, ganyan? Oo, wala. Kung may terminal po, sana, yung panawagan namin na sana, makasuportahan ni Mamara Tamundo, kung sakali. Yung si ma'am. Yun na po sana ang ano namin. Manawagan. Sana naman maging maluwag kami, mga tricycle. Tsaka so, po, gano'n naman. Kailangan meron po talaga na meron naman po mga permit o ano yung ano. Kasi ito naman po yung mga ano namin sa pag-aan. Eh. Kaso, minsan tinatapoy talaga. Bawal. Bawal. Ito po sa listrik ko, ang gusto namin magpapakuha ng bilang isang mayor, si Mara Tamundo. Ayan. Siya, in any position ang gusto niyang takuin yan. Bakit po mayor? Ano ba yung mga ano po yung ano bata ka? Sige, isa po muna. Sir, ikaw po. Bakit po mayor? Para may iba naman. Bilang tricycle driver, sir, ano bang gustong pagbabago na hinahangad ninyo? Sa mga raker, mga raker. Sa panghuli, dapat nasa, ano, nasa kongresong hindi yung naghahabulan. Bakit dati po ba, ano, nasa proseso po ba yung paghuhuli sa inyo? Dati, ganun, pero ngayon, ano, habulan na lang yan. At bigyan lang, ano, magandang naman, sir, sa akin lang po, sana matulungan po kami ni Ma'am Mara na magkaroon po kami ng toda para hindi po kami mahuli. Ah, samahan. Ay, wala kayong sariling toda, sir. Dapat po kami toda. Hindi po namin alam ang proseso, paano gagawin. Wala rin kayong terminal na pwedeng na, ano, pag-pick up ng van. Yun lang po. Ganda kasi, yun po, hanap po yun namin talaga. Ayun, so, si sir. Ito naman, sir, ano naman ang sa iyo? Ang mayaman si sir, Karam? Ano? Lagi kami nasasagayan, maliliit lang kami, high school lang kami. So wala kami pagtubos, ang mahal ng tubos eh. Magkano na po ba ang tubos ngayon? 1.5 po na. 1.5? Depende po sa... 1.5, bilang araw na kita rin nyo. Mga tatlong araw na po namin. Ikaw, sir? Sir, ready po para po. Ay, tricycle driver ka rin. Para po makaiwas ni sir. Ayun rin din po. Ayun rin din po, tuloy po sa alin. Si Sir, Sir, anong dahilan yung sa bakit si Smart Tamo doon po kami? Tulad din po sa nasabi nila, yung tungkol din po sa mga regger din po para mabago po, mabago. Ilang beses ka na ba na huli, Sir? Apa. So, yun, So,
talagang ba, ano sir? Hirap din po, parang huli kami. Oo. Sir, kung kaharap niya po si Miss Mara Tamundong, ano po yung matawagan niyo sa kanya? Ano po na sana matulungan niyo po kami sa mga rolling day dito. Parang hirap din yung nilukuhan niyo rito. Ato na kayo sa rinig yan nila, di ba? Parang matulungan po sa Toda. Matulungan po kami sa Toda. Sa Toda. Ay, tulong na po sa amin. District 2, para kay Mara Tamundong. Mayor. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po. Anong distrito po kayo? 3. Ayan, kung sakali pong tatakbo si Miss Mara Tamundong, ano pong gusto niyong itakbo niya? Mayor po. Bakit po mayor? Gusto namin magbago ang Maynila. Kasi masyado na po may pit. At na ang buhay. Ano pong hanap po kayo? Vendor lang po. Or gano'n. So gusto niya po ng pagbabago? Opo. Okay. Si Ma'am naman, bakit po? Masyado na rin po kami nahihirapan. Simula po nung umupupuro si Mayor Isko Moreno hanggang ngayon po, talagang sobra po kami nahihirapan dahil lagi po kami nilulubog. Tapos po yung mga paninda po namin, pag na po may nakukuha, kaya puro utang na po kami ngayon. Paano naman po yung pamilya namin? Si Ma'am. Sana po manulungan po kami ni Ms. Mara. Kaya gusto po namin mapalitan yung mayor. Gusto rin po namin siya maging mayor. Ibalik lang po yung pwesto namin. Yun lang po. Ay, so ngayon, anong ginagawa niyo po? Wala kayong pwesto? Matakbo lang po. Yung DPS or yung hawkers. Gusto niyo po yung may malasakit talaga sa mga senior citizens. Okay, mayor. Yung marunong magmahalon. Sa mga vendors. Okay, mahalin naman niya. Lalo na po sa mahihirap. Dahil siyang nanay. Mapaaral ng anak. So lahat po kayo vendor? Oo, yes, ako. So, pare-pareho po kayo ng mga... Yan ang problema namin. Kaya ibig sabihin po. Kami sa kalye, wala illegal vendor po kami. Kaya pag hinuli po yung tenda po namin, hindi po kami sakali manalo po si Ms. Mara. Kasi as basura po daw. Kung sakali manalo si Ms. Mara. Maano ng Panginoon. Si, yung iya mo. Sobrang emotion yun. Comment naman, ate. Kasi hirap po ng buhay. Sobrang paghihirap niya po namin ilang taon na po. Sarong mahiling mo na. Gusto niya pa kaya yung makapagsalita kasi si nga, ang pinoprotektahan po namin yung aming mga pwesto. Although kahit sinasabi po nila, revocable po yung mga permit po kasi namin. So ngayon, wala po kaming permit. So kung hulihin po nila kami, wala po kami magagawa. Ma'am, tanong ko lang po. About doon sa mga paninda nyo pag nakuha ng hawkers? Hindi na po lang ako. Ay, hindi pa. DPS po, DPS. DPS din. Dalawa yan, di ba? Hawkers saka DPS. Hindi naman po nang hawkers. Ah, okay. Dinodonate po daw nila sa ibang mga arpanin. So, ano naman yung puna namin? Kasi 5-6 lang po kasi yung puna namin. Kung sakali si Ms. Mara matupad yung tatakbo ng has a mayor, full support po ba kayo sa kanya? Oo. Sino po yung makakatulong sa amin para kami mabuhay? Supportan namin sa 2nd district hanggang may buhay. Ano naman po yung gusto nyong ihiling sa kanya para sa inyo? Yung mapakabuhayan. Kaya namin. Kasi hindi na kung namin kaya tumakbo dahil matanda na kami. Number one yun. Matanda na kami. So marami po ba kayong mga senior citizen na marami po. Yan, so panawagan nyo po kay Ms. Mara Tamundong. Ms. Mara, kailangan po tumakbo kayo para po mabago ang Pilipinas at ang Maynila. Kung sakasakali po manalo kayo, huwag nyo po kami pababayaan. Kami ang salap. Si... Oh, para gusto lang po namin na sana makaupo siya ng bilang isang mayor. Sa akin po, gusto ko po yung maupo po, kagaya ni Ma'am Mara, na handang tumulong sa mga mahihirap. Sana po, matulungan niya kami ng lubusan dahil wala na po kaming ibang inaasahan, kundi yung maupo ng panibago dahil sobra na po talaga ang dinaranas namin ng hirap. Kaya masakit man po sa kalooban namin, tinatanggap na po namin yun. Gawa na lang, wala na nga po kami magawa. Wala kami matakbuhan. Ngayon, kung si Ma'am Mara po ang mananalo, matutulungan kami, napakalaking bagay po nun. Utang na loob namin sa kanya, pati buhay namin. Dahil siya po ang magtatawid sa nagbutong yung
gutom na po kami, tsaka hindi na po namin kailangan pang tumakbo. Mm. Dahil dati naman po kami may mga lisensya. Panahon pa po yun ni President Marcos, yung matanda, ang nagbigay po sa amin, si Ma'am Imelda Romalias Marcos, ng lisensya. Ang mayor po no, si Mayor Bagaching, yung matanda po. Kaya humingi po kami sa inyo ng tulong. Sana tulungan niyo po kami. Dahil mga pare-pares lang naman po tayo mga tao. Kung sino po yung magmamahal sa amin, yung po rin ang mamahalin namin. Si Ma'am? Kami po dito, ang hiling lang po namin bilang mga vendor dito sa Maynila ay sana naman po ibalik na po nila na makapaghanap buhay po kami. Huwag naman po kaming mamarahasin kasi tao din po kami, may pamilya din po kami binubuhay. At simula't simula sa mga matatanda namin, yun lang ang kabuhayan na alam namin. So since na yung mga aming mga puhunan ay utang lang po sa 5-6, pagka hinuhuli po yun ng mga DTS at hindi na naibabalik sa amin, nalulubog po kami sa utang. Paano ka nang makakabayad? Di ba na naibabayad? So, gusto namin ng pagbabago, si Ma'am Mara, baka sakali po na siya na pong makakatulong sa amin. At tatanawin po namin yun ng malaki. So, nanay, kilala mo po si Ma'am Mara talaga? Hindi po yan. Matulungin talaga, lalo na sa matatanda, sa may hindi. Pero hindi po siya nakikita. Narinig ko lang pangalan niya. So, ayan, sa maraming salamat. Mamara! Kailangan mo tumakbo kayo, Mayor. Tulungan niyo po kami. Nang may hirap at mga senior. Ayun, thank you. Ay, so magandang gabi po sa inyong lahat. Kilala niyo po ba si Miss Mara Tamundong? Ako. Ayan, kung sakaling tatakbo po siya kahit sa anong posisyon, ano pong gusto niyong takbuhin niya? Ano po tatanungin niyo? Gusto namin, Mayor, dahil gusto namin ng pagbabago sa Maynila. Yun, Tama po yun. Ayun po, Mayor din? Apo, apo, Mayor. Sorry na. Mas maganda rin po, Mayor, kasi para po lahat ng district ng Maynila, matutulungan niya or lahat po ng mga beneficial na pwede na magbibigay sa mga buong Maynila, makakapital po lang. Yan. Sa tingin mo na, bakit gusto mong tumakbo as a mayor si Mara Tamundong? Nung makilala ko siya, nagsalita ako. Ngayon ako nakakita. Yung mga sinasabi niya, the way she speaks, the way she moves, at ito, yan ang larawan o ihento na isang tunay na public servant. Si nanay, sa tingin mo na, bakit gusto mo siya tumakbo as a mayor? Kasi mapagmahal siya sa mga senior. Kailangan na bigyan niya ng mga suporta. Kasi kulang na kulang ang suporta para sa senior. Yun. Si Mother? Sa tingin ko po, makakapagbigay po siya ng mas magandang programa sa buong Maynila. Hindi lang po para sa mga senior, sa pangkalahatan po na Maynila, mula po bata hanggang sa mga senior, matutulungan po. Yun. Si nanay? Nay, sa tingin mo, bakit gusto niyo tumakbo sa mayor si Miss Mara Tamundong? Para makaturong sa mga senior citizens at sa iba pang tao na nangangailangan. Lagi siyang open. Yan. Si tatay? Nais kasi namin magbago ang Maynila. Masalang na yung mga ginagawa ngayon ng bagong mayor, masyado niyang tinataasin yung ating mga business permit, yung amilyar. Alam namin na pag si Mara tumakbo, may bababa niya ito. Bibigyan niya namin ito. May bababa niya yung mga servisyo. Bibigyan niya yung magandang servisyo at may bababa niya yung mga amilyar at saka yung business permit. Sa tingin niyo tayo bilang isang senior, ano yung pangunahing maitutulong ni Miss Mara Tamundong kung siya itatakbo sa mayor? Ano yung gusto niyong ma-achieve bilang senior citizen? Malaking bagay yung masano din sa mga kalusugan ng mga senior citizen. Dapat na pagandahin niya yung programa para sa mga kalusugan ng senior citizen. Yun. Si nanay, anong hiling mo nanay kung sakaling siya ay maging mayor? Pagbabago. Pagbabago din. Pangkalahatan. Si nanay. Yung monthly motivation na binibigay na 500, balik ko lang po yung para sa gastusin ng mga senior. Ay, yung monthly amortization. Kulang na kulang po.
Yun. Ay, lalo na yung ibang senior, walang sumusuporta. Kailangan meron mo talagang balik. Gusto namin maibalik ang mga senior citizens sa City Hall. Yeah. Ang ngayon po, hindi nire-recognize ang mga senior citizens sa City Hall. Bakit lang po? Hindi po, ang mga senior citizens po, hindi po recognize ngayon sa ano. Ang binibigay lang nila, yung lang tawag nito, yung allowance lang. Pero pagdating po sa mga officer, mga ano, mga senior, hindi po nire-recognize ang City Hall. Salamat po. Tay, nanay naman, ito si nanay. Para sa akin po, edukasyon po para sa mga kabataan. Naway dumating po yung panahon na wala pong may iwang mga kabataan na hindi nakakapag-aral. Listen po, maraming maraming tulong.